Sa corn production, dalawang klase yung ginagamit natin bini, yung hybrid at saka ordinary. So, mid also planting, yung tinatawag na pagtatanim, yung manual at saka seeder. Ang manual po ay tao, ang seeder po ay makina. With basal or without basal, pwedeng isabay o hindi. Land preparation, distance of planting, 20 cm yung kalayan ng buto sa pagtatanim, and then yung kalayan ng guhit is 50 cm, hindi maluwang, hindi masikip. Which control, use chemical if necessary. Mag-sweep po tayo ng pandamo kung kinakailangan. Water management, importante yung pagpapatubig, lalo na pagka sa mga summer area o summer time, no? Importante po yun. Pero kung sa ulan, magdedepende po tayo sa ulan. Fertilizer application, ito yung pinaka-importante. Ang paglagay ng abono sa mais, 15 to 20 days after planting, mag-aabono po tayo ng urea, tatlong urea, dalawang complete, pag-alawang yan, yan yung first application. Second application, after 15 days doon sa nag-abono tayo, mag-spray po tayo ng super easy ng 2 litro sa isang hektarya para magamok natin lahat yung mga sakit sa lupa katulad ng acidic or alkaline. Okay, dumidilaw at pumupulang dahon at yung tinatawag na agron-gronot, kayang gamutin ng super easy. Third apply, pagkatapos ng 15 araw na naman, maglalagay po tayo ng abono ng 3 urea, 2 complete. Then pag wala niyan, yun ang i-apply natin para kompleto na yung abono ng mais. Para mas malalaki ang puno at malulusog ang mga dahon. Lapad. Okay. Pagkatapos ng 20 araw, ang edad ng mais po is 60 to 70 days na po siya. Ito po yung nagmumulak na siya o nagbubunga na. Then mag-spray po tayo ng super easy ng 2 litro. Ito yung tinatawag na pabaon para maging malalaki ang bunga. Sa bawat gilid ng pananim ay may tagdadalawang bunga bawat isang puno. At bawat bunga, punong-puno ng buto sa bawat bunga. Pest and diseases control use chemical. Kung kinakailangan tayo mag-spray, mag-spray po tayo. Pero kung hindi na kailangan, hindi na tayo mag-spray. At pwede itong ihalo sa pamotetisi itong super easy kung tayo ay mag-spray. Harvesting. After harvest and treasure, at least 20 to 30% increase. Ibig sabihin po, nadagdagan ng 20 hanggang 30%. Halimbawa, kung kayo ay umani ng 100-120, dito po pwede kayo umani ng 150 to 200 of sacks per hectare per rapid. Okay. So, ang bigat ng mais, pagka nispihan po natin, kung dati 50 kilos lang, pwede umakyat ito ng 60 kilos bawat isang sako. Kaya kung kayo ay nakakuha ng 150 times 60, is equivalent to 9 tons per hectare per trapping. O kaya kung nakaani kayo ng 200 times 60, that is equivalent to 12 tons or 12,000 kilos bawat isang hectare per trapping. So, huwag natin kalimutan, super easy Nutriplan foliar fertilizer, pinakamabisa para sa mais. Kaya gamitin po natin ito.